Mga Kapuso, kumpiyansa, Pia Words back na makakamit ang bansa ang back-to-back win sa Miss Universe. Kasama si Pia ng ilang kandidata na nakapag-sunset dinner sa Malaparaisong Beach ng Nasugbu, Batangas. Narito ang unang balita ni Mariz Umali. Sakay na luxury three-deck yacht ang 16 na kandidata na Miss U nang dumating sila dito sa Pico de Loro sa Nasugbu, Batangas mula Maynila kahapon. Kasama pa nila si reigning Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach. Dito idinaos ng mga kandidata ang isa sa kanilang mga photoshoots. Pribado ang photoshoot ng mga kandidata ng Miss Universe dito sa Nasugbu, Batangas. Pero inaasahan dito i-showcase ang ganda ng karagatan dito na lalo pang paniningningin ang kariktan ng mga kandidata ng Miss U sa kanilang photoshoot. I thought that Costa Rica was an unforgettable paradise, but I come here and now I say to myself, I found a second paradise. Pico de Loro is such an amazing place. It was very, very good. Bago mag-alas 6 kagabi ay dinala na ang mga kandidata sa may beachfront para sa sunset dinner na inihanda para sa kanila. Isa-isa sila ay pinakilala sa stage. Pagkatapos ay pinanood naman nila ang pagtatanghal ng fire dance at ang world music tribal dances. Pinagkalooban din sila ng tokens bago matapos ang dinner. Enjoy na enjoy sila syempre sa inihandang dinner buffet para sa kanila. Ilan sa mga ito ay ang garlic and artisanal bread, pastries, tomato caprese, roast chicken, beef roll morcon. Ang ilan sa mga kandidata ay pinagmalaki pa ang mga Filipino terms na natutunan nila. I've learned how to say, ako po si Carolina Rodriguez mula sa Costa Rica. Salama po. And I've learned some slang words from some of my Filipino friends back in Costa Rica like chos, charing, things like that. Mabuhay, Philippines. Salamat. Habang papalapit ang kompetisyon, ninanamnam na raw ni Pia ang mga huling araw ng kanyang reign at ang pinaka namimiss daw niya. I guess traveling for free. Because after Miss Universe, I have to pay for my own travels. Naniniwala naman si Pia na kaya mag-back-to-back win ang Pilipinas sa darating na pageant. A back-to-back has happened before. So I don't think that's going to affect anybody's chances. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting.